What's up guys? Welcome back to my channel. This is Carl's Garnet again. Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share in our video guys. Ayan, upang updated pa kayo, magiging updated kayo sa aking pang mga susunod na video. Malamig kasi, medyo windy ngayon guys. Ayan. So dito ako ay naglalakad-lakad sa tabing dagat kung saan po guys. Ayan, I'm near dito na sa bridge. Yung balak kong akyatin papunta ron na doon ako sa tatawid ako dun sa kabila, doon ako maglakad-lakad. Yung highway naman ay doon. So sarap ng simi ng hangin here guys. Ayan, at least maiba naman yung view. So, nagpasarap maglakad-lakad. Nga lang ako pa rin mag-isa hanggang ngayon dahil pasok yung kasama ko. May pasok. So, yung update na nakaraang paglalakad ko guys ay yun nga, no? Nakapaglakad tayo ng almost 10 kilometers guys. Ayan, dahil medyo maganda yung panahon. At excited maglakad dahil maganda yung palibot. And of course, maganda sa kalusugan, no? Hindi pa tayo bike. Hindi pa tayo makapag-bike. Ayan. So, ayan. So, nasa tapat ako ng bridge mismo, guys. Ayan yung structure niya. Ayan. Dulo niya this highway. Doon siya nilalakad. Forward. So dito lang ako nag-umpisa ng video guys. Para nakapaglakad na ako ng mga 3 kilometers na. Ayan. So yun, no? Nakapaglakad ako ng almost 10 kilometers last other day. And katapos na ay sumakit ang aking hita. Ayan. Pero ngayon, after one day, no, maganda na naman. Masarap na naman maglakad guys. Ang tinuro ko, kasing daan sa akin ay doon sa kabila. Eh kaso walang tawag nito. Walang daanan para sa tao. Pwede ka man dumaan kaso nakakatakot. Baka may biglang likong sasakyan. So, dito ako sa kabila. And luckily may daan. Kaya ganun din, ang tumbong nito guys ay papunta ron sa bayan, no? Sa sentro. Sa bayan ng Hugason or basa nun is Hugason. Hugason, yan. Ito pa rin yung tumbok. Kaso, sa tabing dagat yung daan. Itong lugar na ito ay separate na bayan noong una guys. Ayan. But later on ay pinag-isa nila. So hindi na ito bayan. Yung tawag nito guys ay bayan ng Carmoy. Ayan, yun yung ata city. City din to noon. Bagkos makalipas ang mga taon ay pinag-isa. So municipality na lang ito. Ano? Okay, pero walang tao yan guys. Nagawa nila ngayon, nagbabiking, lalakad.
lalim yan guys. Ito yung daanan mismo ng mga barko. Tulo yung sipo natin dito dahil malamig yung araw na ito, nasa 14 degrees at windy kasi mahangin guys, kaya medyo malamig, kaya tinatamad siguro yung kasama ko maglakad. Ayan, samantala natin yung pagkakataon dahil 6 o'clock na lang gabi, no? 6:30 kaso maliwanag pa rin, but hindi katulad nung last Saturday guys, na talagang mainit ang sikat ng araw kasi umabot ang 24 yan. This time is 14-15 degrees, but mahangin, medyo malamig and cloudy and hindi ilang semester sun, pero still maliwanag pa rin, no? alas 6 hindi dyan ang gabi. Yan guys, so magiging muna ako guys. So I wonder why mahilig sila ng mga boat kasi tapos sila ng dagat, palibutan sila ng dagat guys. Mahirap din eh, no? Kung nasa bundok plus mahilig na yung boat, mahirap naman kasi pabul naman yan lang yung lakad ko tonight guys. Kasi makaulan mamaya, medyo gloomy talaga, medyo cloudy talaga yung panahon, so hopefully hindi ulan, you know? Nakaraan guys, nung bago pala ako maglakad-lakad, layo nung narating ko, kaso pagod na akong babalik ulit at hindi ko dala yung isang cellphone, wala akong data, so hindi ako nakapag purchase ng ticket, hindi rin ako nakadala ng salapi during that time, kaya ginawa ko tumaan ako dun sa trabaho nila at driving din na paot na siya sa work. Ayan, so enjoy watching guys. Ayan, no? Sarap na simoy ng hangin, nakagamot ng ubo, gamot na sipon, mahina tayo sa baga. Ayan, gamot yan. Ayan, parang din dadaan din yata ako dun sa sinasabi kong tulay kasi walang diretso. Ayan, so mas malapit pala rito pag dito ka dumaan. Pag doon ka sa kabila dumaan, I think around more or less guys 6 kilometers. Pero pag dito, yan, makita mo na yung bayan.
Probinsya around 3 to 4 kilometers lang. Hi! So, it's a windy evening tonight. Hello! Hi! So minsan kasi guys may mga restricted road di tayo pwede dumaan, hopefully pwede rito, and pwede daw, yung sign lang naman nakalagay pero pwede. Ayan. So move. Ito na nga ito. Last time nag-fishing din kami, wala, ito na yung libangan dito, but di pa season talaga. Isa na yan, nakakuha din kami ng mga malalaking mackerel guys. National fish nila rito. Yan, magaganda rin yung bahay, no? Yung bahay na sa taas ng ano, parang mga bato. Yan. Yan guys. So mas mahina pag yung bahay mo malapit sa ano, sa dagat. Mas lalo pag nasa 40s tayo. Kung malaki, yun na yung sentro. Ayan, mga 1 kilometer more guys. Mahalaga, importante. Ayan. Praise the Lord. So yun guys, nakikita natin, you know, ang magandang dagat. Isa sa mga kahangahangang gawa ng Diyos. Patuloy natin nakikita ang kanyang kadakilaan at kalulatian, no?
course sa ating mga buhay. Ayan guys, hindi porket sa sitwasyon tayong naghirap. Ayan guys, napakahirap talaga ng buhay, no? Pero hindi yun ang dahilan na magbago ang ating pananaw. Ayan, bagkus ang isip natin na malapit sa Diyos, pero ang ating puso ay malayo sa Diyos. Hindi naman tayo perfecto guys. Ayan, no? So hiningan natin galing sa Kanya, mula sa Kanya. That is a great blessings guys. So gising natin ng umaga. Remember that in the book of Malakay, no? Sabi ron, mabuti't masama. Parehas tayo guys, pinagpapala na Diyos. Ayan, general yun yung sinabi niya, pagpapala, no? Of course, kasi parehas tayong buhay. Ayan. Minsan nakikita natin, i-compare natin yung buhay natin sa iba. Bakit sila mayaman, tayo naghirap. Uulin natin yung Panginoon na hindi pantay doon sa pagpapala na sinasabi. Ayan, hindi sinabi ng Diyos na pantay-pantay ang ating pagpapala na maging mayaman, no? At ang pantay ang Kanyang pagpapala para sa atin na buhay, no? So, meron tayong gagawin dyan, meron tayong mga hakbangin na gagawin kung magkaroon pa tayo. Hallelujah. Ng intimate relationship sa ating Panginoon, hakbangin kung paano tinisik ang Diyos. Hallelujah. Sabalit yung nakalagay, ang ditong din sa Malakay guys. Ayan, may mga naglalakad din. And, hi. So, sabi niya doon guys is, subalit makikita nila sa huling mga araw kung anong pagkakaiba na mabuti't masama. You know? Yun ang condition doon guys. Yan. Kaya sabi nga sa Matthew 33, Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Ayan. So magandang pakinggan, no? Salita ng Diyos. Subalit ang tanong diyon, paano? How? Paano natin isisik ang Panginoon? Anong mga hakbangin, no? Ayan. Anong mga hakbangin na makalapit tayo sa Diyos? Ayan. Kasi nga, you are created upang hindi magminamina. You are created para hindi magpasaway. Although we are not perfect guys, kasi yung ano, tao tayo, no? Ayan, you are not perfect guys. Habang nandito tayo sa ating flesh, ayan, mahakbang tayo, ayan, para makalapit sa Diyos. Ayan. So ano nga ba yung mga paraan? Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Paano hanapin ang Diyos? No? Paano natin isisik ang Diyos? Ano? Paano mo tatanggapin ang Diyos? Maniwala sa akin guys, niwala ka ron sa salita ng Diyos. Sabi nga dun sa book of John, hallelujah, ayan, no, si Nicodemus, isang magaling na teacher yun guys, teacher of law, you know, isang parasi o si ano, Nicodemus. Subalit siya pumunta sa Diyos, siya pumunta sa Panginoong Hesus. Hindi siya pumunta ng umaga,
dahil makikita siya no sa ibang kapwa niya Pariseo, Parises, sa ibang mga tao nakasapi niya sa pananampalataya. Bago siya pumunta ng gabi, guys. Ayan. So, layan na pala narating ko. Hallelujah. So, glory to God, for the glory of God. Ayan. Ay, nagulat kayo dyan sa aking paglalakad. Bigla nag-share ako dyan. Ayan. Habang may panahon tayong makikinig, guys. Ano? Sa salita ng Diyos. Dahil, hallelujah, darating talaga ang panahon, guys, na hindi na natin maririnig pa ang salita ng Diyos. Hallelujah. Wala na magtuturo, no, salita ng Diyos. Kaya we need to be equipped. Yan, hindi lang equipped. So we need to have strong foundation, guys. Dahil kung hindi na natin darating ang panahon na hindi na natin marinig ang salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo sa ating puso at isipan, alam natin kung ano at saan ang ating pananampalataya. Hallelujah. Yun nga, guys, no? Balik tayo doon. Hallelujah. Sa John 3. Yun. Chapter 3. Hanggang 5 yan eh. Ayan, pumunta si Nicodemus doon. Gabi. Dahil nahihiya siya, of course, na makita ng mga tao sa kapwa niyang Parises. Why? Lumapit si Nicodemus. Na siya isang batikan na magtuturo. Siya ay batikan. Siya teacher of the law, no? Sa kanilang panahon. Subalit, ang kanyang puso, guys. Hallelujah. Ay merong pagpapakumbaba na lumapit sa Diyos. Nasabi niya doon, Panginoon, alam kong nagmula ka sa Diyos, dahil kung hindi ka nagmula sa Diyos, hindi mo magagawa ang mga miraculous things, no? Sabi niya doon. So narinig ng ating Panginoon to, because God is omniscient God, omnipotent God, all-knowing God, omnipresent God. Alam niya kung ano ang inais ni John. Ayan, look at the view, guys. Ayan. Ayan, napagandang mga gawa ng Diyos. Mga bagay, no? Ayan. Praise the Lord. At balik tayo doon. Ayan. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan ni Nicodemus. So madaling salita, hindi mo lang nagpasalamat si Lord. No, oh, salamat sa sinabi mo. No? Para bang binigyan tayo ng isang bagay, regalo, o ano pa mang bagay na ikatutuwa natin na salamat na binigyan mo ako. Subalit iba ang sinagot ng ating Panginoong Isos tugon doon sa pangangailangan ni Nicodemus. Sabi niya doon, verily, verily, I said unto thee, except a man be born again of water, he cannot enter into the kingdom of God. Sabi niya, no? Sabi niya, diritsong ganun. Ayan. Praise the Lord, glory to God. Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again of water, you cannot enter into the kingdom of God. Ayan. At sinasabi ko sa inyo, sabi niya doon, maliban na ang tao ipinanganak muli sa tubig, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi doon nagtapos. Ano? Nalito ang ating kapatid na Nicodemus. Nagulat siya, guys. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Isus. Kaya sabi niya, Panginoon, maaari ba akong bumalik ulit doon sa sinapunan ng aking ina? No? Kasi nga, di na naunawaan. Just could imagine, guys. Isang teacher of law.
isang bihasa. Hindi niya naunawaan yun. Because that is spiritual, no? So ngayon, sinagot siya ulit ng ating Panginoon ng pagkasabi niya. Sinagot niya ang ating Diyos. Sinabi niya ulit ng ating Panginoon, "Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God." First of all, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. No? Magulat ka doon. Kasi nung una, isa pa yung sinabi. Except a man be born again of water, you cannot enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Subalit, nung pangalawang sinabi ng ating Panginoon, "Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God." Praise the Lord. No? Ang pagsik ng Panginoon ay madalawang hakbangin. May dalawang requirements. At doon sa dalawang requirements na yun, guys, ay napakarami nating gagawin upang ang water and spirit na yun na sinasabi ay ating magampanan. Tayo'y lalakad. Ayan, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung wala yun, except a man be born again of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Ayan, nandito na ako, God, sa Hugoson pala. Ayan, guys. So yun, guys, no? Bakit naman sinasabi niya doon, except a man be born again of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Ayan, no? Yun ang magiging sa ano pa, guys. Meron tayong passport at kailangan pa natin ng visa para makaalis tayo, no? Doon sa ating paruroonan. Subalit, pagkuha natin ang passport, may mga hakbangin pa na natin, dapat nating gawin. Ano? Pagkuha natin ang visa, meron din mga hakbangin na dapat nating gawin upang ang lahat ng mga requirements na yon ay tawag nito, magkatagpo, no? Parang na-meet na yung requirements natin, lahat na requirements na yon, makakapunta tayo sa ating papuntahang bansa, except na lang kung pre-visa yon, kung walang visa yon, no? Ayan, guys. So yun ang unang hakbangin doon sa sinasabi sa Matthew 3:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Of course, praise the Lord, yan ang una natin, no? "And all those things shall be added unto you." Ayan. Praise the Lord, glory to God, guys. Ayan. Nawala yung hingal ko. Salamat sa Diyos. Mahaba pang talakayin yun, guys. Ayan, of course, na pinakauna dyan. Of course, pag lumapit tayo sa Panginoon, ano kailangan natin gawin? Kailangan natin kakaroon tayo ng pananampalataya, no? Faith. Ayan. Kailangan natin magkaroon ng faith, guys. Sabi nga rin sa Hebrews 1:11, man. Book of Hebrews, ayan, Hebrews 11:1, "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ayan, parang lumayo ako. Praise the Lord. Palito pa rin yan. Glory to God. Ayan, no? Sabi niyang doon, no? "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Pananampalataya, no? Ay, sa tao, guys, sa tao is to see is to believe. Ang nais ng Diyos
as per Lord sa verse, believe is to see, no? Mga bagay na hindi nakikita. The evidence of things not seen. Dapat tayong mananampalataya sa mga bagay-bagay, no? Na ating pinaniniwalaan, pinaniniwalaan, because we're talking about spirit, because God is spirit. Ayan, believe is to see. Nais ng Diyos na tayo lalapit sa Kanya, humakbang sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng pananampalataya. And of course, hindi natin ma-establish yung pananampalataya kung nasa bahay lang tayo, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo nakikinig sa mga nag-preach sa salita ng Diyos. Of course, saan ba natin maparinig ang salita ng Diyos? Kung tayo nag-iipon-ipon, nagtitipon-tipon, kung meron tayong Bible study, you know? And mapakinggan natin ang salita ng Diyos sa church, sa churches, you know? Kahit anong churches yan, kahit anong church yan, you know? Makinig ka sa salita ng Diyos. Dahil kung ang iyong puso't isipan ay para sa Panginoon, kung ikaw talaga ay tunay na naghanap ng Diyos, hallelujah, naghahanap ng kaligtasan. Of course, pag naghahanap tayo sa Diyos, kailangan natin ng kaligtasan. Yan, meron palang simenteryo dito, guys. At ganun din yung simenteryo nila, guys, malapit talaga sa church. Para pagkatapos ng itatawag na ceremonial, guys, diyan na agad, no? Sa cemetery. Lapitan natin konti, guys. Ayan. Makita natin yung cemetery. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Ayan. At saka simbahan, guys. Ayan. So, patuloy tayo, guys. So, tapusin ko tong topic na faith at this time. Hello! Ayan. Ayan, balik tayo doon. Yung nakikita ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng iyong puso't isipan, kahit anong sikta ka diyan, talagang ilalabas ka ng Diyos at ihahatid ka talaga ng Diyos kung saan ang tamang pananampalataya. No? Dahil hindi pwede na magkakaiba tayo ng pananampalataya, because ang sinasabi ng Biblia, there is only one God, one faith, and one baptism. At doon tayo magkasundo na iisa ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Ayan. At ang tanong doon, si ano bang tamang sinasabing Diyos? Ano? Ano bang tamang pananampalataya at tamang bautismo na ating susundin na naaayon sa Biblia? Praise the Lord, of course. Nasa Biblia yan. Yan ang mga susunod nating talakayin, no? One faith, one God, and one baptism. So, ang sinasabi ko, guys, dapat iisa tayo ng pananampalataya, iisa tayo ng Panginoong pinanampalatayanan, at iisang bautismo ang ating pinagdaanan, ating nadaanan, ating na-experience. Ayan. And of course, pag tayo iisa diyan, iisa ang ating Diyos, iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating bautismo na sinasabi ng Biblia. Of course. Nagkakasundo-sundo ang lahat. No? Para yung mga disciples, ang mga apostles, nakasundo sila dahil meron lamang silang iisang doktrina. Ayan. Pero ang pinaka logic dyan, kahit saan ka dyan, sige, kung nandiyan ka dito nasikta, dyan ka nasikta, magpatuloy ka at magpatuloy ka ng mataimtim, dahil makikita ng Diyos yan kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Ang Diyos ay kikilos upang kukunin ka dyan, upang i-align ka dyan. Parang si Cornelius, no? Na ating mababasa sa Acts. Ayan, guys, na si Cornelio,
Cornelio sa isang mabait, no? Isang kapitan. Ayan. Ayan guys. Diyan tayo hantong pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Mayaman ka man at mahirap. Ayan. Mabuti ka man at masama. Ayan. Diyan tayo hantong lahat at hatulan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kailangan natin samantalahin ang pagkakataon habang naririnig pa natin, nababasa pa natin ang salita ng Diyos. Ayan. Praise the name of Jesus. Ayan guys, balik tayo doon. Si Cornelius ay isang mabait, madalanginin, mapagbigay. Ayan. Bagkos ay hindi na-align, hindi naging tama ang kanyang pananampalataya at ito'y nakita ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Praise the Lord. Napakabuti ang Diyos, kapatid. Hindi niya pinabayaan si Cornelius, no? Bagkos nagpadala ang ating Panginoon ng isang anghel sa kanyang tahanan at ito'y nakita ni Cornelius at sinabi niya, Ginoo, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Ayan, sabi ng anghel. Glory to God, hallelujah. Sabi ng anghel kay Cornelius, ang iyong mga panalangin ay umaabot sa langit. Ang Diyos ay nalulugod sa iyong mga panalangin. Ayan. Bagkos, ayan. Sabi niya, na kailangan maging tama ang kanyang pananampalataya. Ayan. At sabi ng anghel sa kanya, hanapin mo si Pedro. Ayan. Si Pedro na isang hintil, na isang disciple ng Panginoon. Praise the Lord. Blast up, guys. Ayan. At si Pedro, sabi niya doon, balik tayo doon, guys, ay siyang magsasabi sa iyo patungkol sa mensahe ng Diyos upang maitama ang iyong pananampalataya. Glory to God. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Ayan. Kaya hindi pwede na hindi tayo humakbang. Hindi pwede na sabihin lang natin na niniwala tayo sa Diyos. Subalit lang nandyan tayo. Nandyan lang tayo sa ating upuan. Praise the Lord. Ayan guys, malapit na ako. Glory to God. No? Subalit mala, nandyan ka lang sa upuan. Oo. Kailangan natin humakbang dahil ang pananampalataya ayon sa salita ng Diyos, Hebrews 11:6. Ang pananampalataya, guys, ay kailangan natin yan. Pag tayo lumapit sa Diyos, kailangan meron talaga tayong pananampalataya, no? At ang pananampalataya ay atin niyang ma-acquire, guys, through hearing and hearing the word of God, no? Ayan na, guys. Ito yung intro nila, guys. No? Dito na ako malapit. Ano? Faith is coming from hearing and hearing through the word of God. Ayan. So paano yan? Kung nasa upuan lang tayo, ay sinabi, faith is coming from hearing and hearing the word of God. At hindi mo maririnig ang faith na yan pag walang magtuturo, walang magsasabi. Diba? Ayan. Hindi ako nagsabi nun.
ang ating Panginoong Diyos, no? Sa kanyang mga salita sa Biblia. Kung magtiwala sa akin, magtiwala ka doon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Okay, ganun, no? Ayun, guys. Faith is coming from hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. Hindi lang pwede ngayon. Oras-oras, araw-araw. Ayan. Pananampalataya. Hindi yung pananampalataya na yun. Hallelujah. Yun ang magdadala sa atin, guys. Mabuksan pa ang ating puso at isipan. Hallelujah. Habang nag-grow-grow ang ating pananampalataya, makita natin kung ano ang ating mga ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapansin natin, no? And of course, marami na tayong hakbangin na ating gagawin. Kung yung pananampalataya na yan ay tutubo at tutubo pa. Ano? Ayan. So, nais kong i-share sa inyo, guys, no? The gospel of salvation or gospel plan of salvation ng ating Panginoong Jesus. Ayan, guys. Bagkos inunahan natin doon sa faith, no? Pananampalataya. Ayan. Pananampalataya ay dapat ay may kalakip na gawa. Of course. Ayan, guys. So, talakayin natin yan sa susunod na mga araw, guys. Ayan, purihin ng Diyos. Ayan. So, magandang ano doon. Yun kay Cornelio, guys, sa Book of Acts. Ayan. I think Book of Acts chapter 13. Ganun, guys. Hanapin nyo lang, guys, no? Para na talagang ano kaya dyan, gusto nyo malaman, gusto nyo basahin kung ano pa mga pangyayari doon. Ayan, guys, mababasa nyo doon, guys. Ayan, purihin ng Panginoon. Hallelujah. In season or not in season nga, ay kailangan nating may pangaral, no? Ang salita ng Diyos. Season or not in season, guys. Dahil nga sinasabi na darating talaga ang panahon, guys, na malalamig ang bawat isa sa atin, no? Ang bawat mananampalataya, even the elite, no? Ayan. Darating ang panahon na wala na. Pakinggan na lang, nais na lang nila. Kaya habang sa this time, guys, no? Meron pang matay naririnig. Meron pang mga ginamit ang Diyos. Meron pang nagpapakumbaba na mag-share sa salita ng Diyos. Meron pang nagtsatsaga sa atin na mag-share sa salita ng Diyos. We have to move it, guys. We have to walk. Walk with it, guys. Ayan. Alamin natin, guys. Intindihin natin. Ayan. Dahil darating ang panahon na hindi na natin maririnig yan. No, wala na mga ngaral sa atin diyan. Paano na ang panahon, ang darating ang mga panahong yan. No? Hallelujah. Kung ang isang elect na sinasabi, isang chosen people, no? Isang pinili ng Diyos ay naliligaw pa ng landas. How much more kita, guys? How much more tayo, guys? Kung magpabanjing-banjing lang tayo, guys, in our faith, no? Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. So, palawakin natin sa susunod yung John na yun. Ano? May kunik natin dun sa gospel plan of salvation ng ating Panginoon. Ayan. Dahil sa gagaya ng sinasabi ko, may dalawang hakbangin, no? How to seek God. Hallelujah. Paano lumapit sa Diyos. Ayan. Ngunit ang mga hakbangin na yon ay merong
mga requirements din, katulad ng passport at visa. Bago tayo makuha yung passport, marami tayong mga requirements na kailangan. Yan, pagkatapos ng passport, pagdating naman sa pag-acquire ng visa, marami na naman kailangan. Ayan. Hanggang sa ma-comply natin yan, guys. Ayan, no? Hindi pa rin nagtatapos dun, guys. No? Dahil sabi nga, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Kaya hindi pwede tayo magpabansing-bansing. Ayan. Mayroong nauuna, subalit nahuhuli. Maraming nahuhuli, subalit nauuna. Ayan. Kaya mas mainam. Ayan, purihin ang Diyos na patuloy nating ihakbang ang ating mga paa, dala ng ating puso at isipan na atin pang palaguin ang ating pananampalataya. Ayan, purihin ang Diyos. Hallelujah. Maraming maraming salamat, guys. Kung kayo nakikinig sa mga sandaling ito, hallelujah, ang Diyos ay suma sa inyo, suma sa ating lahat. At mabuhay ang Panginoon hanggang sa kaduluduluhan ng ating buhay. Hallelujah, siya ang Diyos na dakila, ang Diyos noon ngayon magpakailanman. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, all the glory and honor belongs to you, Lord. Amen. Salamat, mga kaibigan, kapatid. Ayan. Kahang kaunti na lang. Ayan. Hindi mabagal ako maglakad ngayon, guys. Ayan, purihin ng Diyos. Medyo malapit-lapit na.
Parang naligaw tayo. Ayan. Ah, hindi naman. As long as nandyan yung dagat, guys. Yun lang yung ano dyan. Nasa tamang daan tayo. Ayan. Hindi karamihan yung naglalakad siya ngayon. Medyo nga mahangin at malamig-lamig konti. Ayan, yun yung barko. Ito yung sintro nila, guys. Pinaka-city nila. Naalala ko pa kaya yung nalakaroon ko. Lagot. Wala pa naman akong kadala-dala. Kahit nawala na, lakad pa rin. Ayan. Purihin ang Panginoon. No? Nandyan si Lord. May matakot. Iihi pa ako. Ano ba yan? Layo pa naman yung baka yung babalikan. Ayan, guys. Pamaya pag uwi ko, malakas ako kumain. No? Actually, yung nga yung dinner nila dito, guys, nasa mga 4 o'clock to 5 o'clock, guys. Tsaka hindi na sila kakain ng dinner pa talaga. Coffee na lang, tea or ano, manguya-nguya. Kaya ko yun, guys. But yun nga yung tawag nito, pag naglalakad ako, pag-uwi niyan dream talaga. So kain, rice is life, ano, pero konti lang. Ayan, kasi tataba tayo. Ayan. Ayan yung manililikuan ng bus. Hanggang doon lang ako, tapos babalik na ako maglakad.
pagbalik ko guys, hindi ko na i-video yun. Ayan. Yung papunta lang yung kinukunan ko ng video. Ayan. Parang bahay-bahay lang nyo. Yung design ng city nila. Para nandyan yung ano guys, merong restaurant dyan. Ayan. Merong gupitan ng buhok. Ayan. Amoy ulam. Ayan. So, ito. Restaurant yan guys. Ayan. So, parang bahay oh, yung design. Oh, restaurant pala yan. Yan. Iba naman, may grocery store sa loob. Parang tahimik lang, no? Yan. Kasi walang ano dito. Ah, dito na side. Pa-parking. Iba doon, no? So, unahan may nagpa-park. Ito yung palatandaan ko na hindi ako nawala. Ayan yan, building na yan. Hello. Hello. Restaurant din to. Nagutom tuloy ako. Amoy. Dito lang ako guys. Ayan. So ito na yung stopover ko here. And see you next time. Hello. Say hi. Hi. Thank you. Ayan guys. So thank you so much. Don't forget to subscribe and like and share to my video guys. And thank you very much sa inyong mga support. And hallelujah, maraming salamat. See you next time guys in my next video. God bless.